Samantala, pinasesertipikahan na urgent bill kay Pangulong Rodrigo Duterte ang 2022 National Budget. Ayon kay ACCIS Representative Eric Goyap, Chairman ng House Committee on Appropriations, makabubuti na masertipikahan itong urgent ng Pangulo upang maipasa ito sa ikalawa at huling pagbasa bago matapos ang Setyembre. Inaasahan na sa August 20 o August 23, maisusumiti sa Kamara ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program o NEP para sa susunod na taon. Ang panukalang 5 trillion pesos na national budget para sa 2022 ay layong mapanatili ang pagtugon ng gobyerno laban sa COVID-19. Sinabi ni Congressman Yap na agad nilang sisimulan ang pagtalakay sa budget makalipas ang 3 araw na naisumiti sa kanila ang NEP. Kiniyak naman ng kongresista na bubusisin nila ng gusto ang panukalang 2022 national budget, lalo na ang alokasyon ng mga ahensya tulad ng Department of Health, DSWD at Department of Public Works and Highways. Ang bitiw ni Budget Secretary Wendell Abisado tinanggap na ni Pangulong Duterte. Ma-report si Vic Suminta. Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw sa pwesto ni Budget Secretary Wendell Abisado dahil sa medical reason. Itong kinumpirma ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque makaraang lumabas ang papel mula sa tanggapan ni Executive Secretary Salvador Medjaldeya. Una nang sinabi ng DBM na naka-medical leave si Secretary Abisado mula August 2 hanggang August 13 batay sa payo ng kanyang doktor makarang tamaan ng COVID-19. Si Secretary Abisado ay sumailalim sa quadruple open heart bypass, 14 na taon na ang nakakalipas. Itinalaga naman ng Pangulo bilang OIC sa DBM si Undersecretary Tina Rosemary L. Canda. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times.